Posibleng sampakan ng reklamong kriminal ang mga lalaking estudyante ng Philippine Science High School na nagpakalat umano ng mga pribadong litrato ng ilang kaeskwela nila. Narito ang report ni Salima Refran. Nagkilos protesta ang mga estudyante, magulang, alumni at mga guro ng Philippine Science High School sa Quezon City. Ang kanilang sigaw, panagutin ang anim na mga lalaking estudyante ng Pisay na nagpakalat umano ng mga pribadong litrato at video ng mga babae nilang kaklase. Binasa sa rally ang pahayag ng isa sa mga naging biktima kung gaano katindi ang epekto sa kanya ng ginawa ng mga kaeskwela. I started crying, which elevated to screaming, which escalated to running to the kitchen drawer and taking out a big knife. I told myself, physical pain is better than whatever I'm feeling inside, so this is fine. Lagi siyang nakakulong sa kwarto niya nowadays. Hindi siya masyadong nagsasalita. Hindi na siya yung usual cheerful self niya. Ang kaso, pinag-aralan ng Management Committee ng Eskwelahan na binubuo ng mga guro at opisyal ng eskwelahan. Nakita ng komite na dapat managot ang anim na estudyante sa paulit-ulit na pakikibahagi sa voyeurism at lewd and inappropriate conduct laban sa mga kapwa-scholar. Ang kanilang rekomendasyon, huwag payagang magmarcha sa graduation ceremonies, huwag bigyan ng diploma at huwag kikilalaning mga graduate ng Pisayang anim. Pero nitong isang araw, ibinaba ng Board of Trustees ang parusa. 30 araw na community service at written apology sa mga biktima. Papayagan na rin graduate ang mga estudyante. It's not even a slap on the wrist. What kind of penalty is community service? All of you are graduates already. Diba? Kailan nila gagawin yung community service na yan? It's not what we expected because there is no, on the part of the victims, there will be no closure. Naghain na ng motion for reconsideration sa Board of Trustees ang mga biktima. Balak din nila maghain ng reklamong kriminal laban sa mga lalaking estudyante. Ang Philippine Science High School ang premier science high school ng Pilipinas. Ang mga nakakapasok lang dito ang pinakamatatalino at pinakamagagaling na estudyante sa buong bansa. Sa susunod na linggo na ang kanilang graduation. Ayon naman kay Senator Bam Aquino, isang board member bilang chairman ng Senate Science and Technology Committee, boboto raw siya para sa rekomendasyong huwag pag-graduatein ang mga estudyante. Salima Refran, GMA News.